Nakalagak na sa kanyang himlayan sa Eternal Gardens sa Naga ang abo ni DILG Secretary Jesse Robredo. Bumuhos ang papuri at pasasalamat sa yumaong kalihim mula sa kanyang mga mahal sa buhay, katrabaho sa gobyerno at maging mga ordinaryong mamamayan. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. Pagkatapos ng Requiem Mass, iginawad sa yumaong kalihim ang Philippine Legion of Honor, ang pinakamataas na parangal na maaaring ibigay ng Pangulo na hindi na kailangang aprubahan ng Kongreso. Sinariwa rin ang kabiyak ng kalihim na si Attorney Lenny Robredo ang huli nilang pag-uusap. During our moments together, he would always say that between the two of us, he would be the first to go. I never believed him then. When he became a member of the cabinet, I was always nervous whenever he would take a private plane or a helicopter. We constantly argued about the necessity of it all. I was able to reach him at 4:40 in the afternoon, just before the plane plunged into the sea. He told me in the calmest voice that he would call me later. He said he was just taking care of something. He never called me back. Binalikan din ni Attorney Lenny ang dedikasyon sa trabaho ng kanyang asawa. My husband was always cautious not to enjoy the perks of his position because he was always afraid that he'd get used to it and be tempted to do all means just to stay in power. He used to tell me, mahirap nang masanay at baka hanap-hanapin ko. He was conscious not to spend beyond our means. His heart always cries out to the poor and the marginalized. When he talks to me about his work, he would always tell me, kawawa talaga ang mahihirap. And hope that he could do more to make life easier for them. Sa kabila nito ay niminsan, hindi raw nila naramdamang mag-ina na nagkulang ng panahon para sa kanila ang padre de familia. That was Jess to the very core. He was always working so hard, but at the same time, always rushing home to be with his family. The weekend before that fateful crash, he fixed everything in the house. Busted lights, broken doorbell, leaking faucets. He always looked forward to feeling like a regular man of the house. We are devastated by your loss, but even if we are grieving, we will continue to live because your spirit lives in us. I will make sure that your dreams for our children will be fulfilled. I will not say goodbye because I know that you will never leave us and will always be in our midst. You are home now. You are back where you truly belong. Rest well. We will love you forever. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. Sa eulogy ng Pangulo, sinabi niyang hindi na bago ng politika si Robredo at pinapurihan ang kanyang paglilingkod sa bayan. Talaga pong huwarang lingkod bayan si Jesse. Nakatuon palagi sa kapwa at handang magsakripiso. Sa lahat ng mga nakakausap ko, siya ang taong walang kapasay-pasensya sa bola. Tahimik at masipag siyang nagtatrabaho. Hindi siya nagpapadala sa kapangyarihan. Mission accomplished na siya sa mundong ito. Marapat lang na matamasa na niya ang mga gantimpala ng isang buo at mabuting buhay sa piling ng Diyos Ama. Nasa hanay na po si Jesse ng mga bayaning sumusubaybay sa atin mula sa kalangitan. Hanggang sa Metro Manila, may mga inalay na tribute para sa kalihim sa araw ng kanyang state funeral.
barko ng Coast Guard, nagkaroon ng 3 minutong seremonya ng blowing of horns. Sa Caloocan Fire Station, umalingaw-ngaw ang sirena ng fire truck. Habang sa kanyang dating tanggapan sa DILG, isang misang inalay ng mga kawani. Sa funeral cortege mula Basilica Minore de Nuestra Señora de Peñafrancia hanggang sa Naga Imperial Crematory and Columbari, dagsa ang mga simpleng mamamayang gustong masilayan ang kalihim sa huling pagkakataon. Kasunod ng labi, naglakad ang Pangulo at ang pamilya Robredo. Binigyan si Robredo ng 3-volley salute ng PNP. Habang tinugtog naman ang AFP ang taps. Nakatutok ang lahat habang itinutupi ng ilang beses ang watawat. Nainiabot ito sa Pangulo na siya namang naghandog nito sa biyuda ng kalihim. Pagkatapos ng cremation, dinala ang abo ng yumaong kalihim sa kanyang huling hantungan sa Eternal Gardens. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting.